Ngayong nagsisitaasan ang mga bilihin, ang dasal ng marami sa atin, sana makabili pa rin tayo ng mura at masarap na pagkain. At sa labas lang ng simbahan ng Quiapo, tila mabilis na sinagot ang aking dinadalangin. Dito kasi matatagpuan ang viral ngayong mga abot kayang kainan. Mukhang answered prayer agad ah. Feeling ko makakapag-food trip ako sa 100 piso. Tingin nyo. Tara! This is your guest host, Chef Jay Arroyol, ang makakasama nyo sa isang natatanging food trip. Para sa ating first stop, sakto pampainit ng sikmura ngayong maulang panahon. Ang binansagan dito sa Quiapo na famous sotanghon. Sa TikTok ko lang siya nakita, kaya dinayo namin siya dito. Sarap yung baboy, malasa. Kahit yung sabaw niya, masarap. Nasa gilid lang ang may-ari ng kainan. Ang 62 years old na kapangpangan na si Nanay Rosa. Palabok daw talaga ang dati niyang niluluto at binibenta. Hanggang isang maulang Mayo. Sabi ko, ano kaya magandang itindan pag umuulan? Naisip ko nga yung sotanghon. Maliit na kawa lang yun, isa lang. Inibabawang ko lang ng manok at saka itlog. Naging mabili. 48 kilos ng sotanghon ang kanyang niluluto. At nagkakatalo raw talaga ang linamnam ng mga sotanghon sa sabaw. Ang sabaw nila Nanay Rosa, ulo ng baboy na pinakukuluan sa loob ng 2 araw. Tinitiyak din daw niyang hindi agad nabababad sa sabaw ang noodles at gulay para mapanatiling al dente o chewy at crunchy ang mga sahog. Speaking of sahog, may 2 ritong pwedeng pagpilian. Sotanghon with egg na 50 pesos at ang sotanghon with pork belly na 60 pesos. Pero sa may mga gusto ng sotanghon overload, very affordable sa halagang 70 pesos. Bakit po ninyo pinanatiling mababa at affordable yung presyo? Kailan mababa lang talaga. It's sa lahat. Hiling ko yan si Diyos. Hiling ko sa akin. Sabi ko, Lord, ano po? Congratulations. Nakuha niyo yung formula, ma'am. Sa ngayon po, medyo takam na takam na ako dun sa inyong sotanghon. Titigman ko muna. Overload nga. Naririnig ko kanina pa yung overload. Panalo na. Solid. Yung sabaw pa lang panalo na. Malasang malasang. Masarap sa karne nila. Yung hindi nalarasog. Yung hindi na overcook. At dahil pumatok, may ikalawang branch na ang sotanghon ni Nanay Rosa sa Karyedo. Matagumpay man, hindi pa rin daw lubos ang kaligayahan ni Nanay Rosa. Taong 2019 daw kasi nang mamatay ang kanyang mister sa sakit. Ito pa man din ang kasakasama niya noon sa pagluluto ng sotanghon. Napakasarap may kasanggang asawa. Kasi lahat ng utos mo susundin para sa pamilya. Nito namang nakaraang taon, namatay ang kanyang bunsong anak na isang pulis habang ito'y nasa serbisyo. May naiwan na 3 bata yun. 5 years old po yung bunso. Siya po yung pinakalakas ko para pag-aral ko po yung mga apo ko. Kaya yun ang malungkot sa buhay ko, na pinipilit ko maging masaya. Hindi po nakakasaya ang pera. Ang mainit na pagtanggap ng mga tao sa kanyang negosyo, ang kahit paano mistulang sabaw na nagpapainit sa kanyang puso. Kung wala po kayong mga suki ko, papasalamat po ako, mahal na mahal ko po kayo. Kung wala po kayo, wala rin po kami. Sakaling ito, kaliwat-kanan naman ang gumagawa ng pastil o pater, o yung kanin na pinatungan ng ulam na baka, manok o isda at saka ibinalot sa dahon ng saging. Sikat itong putahe mula sa Mindanao na dinala rito ng mga kapatid nating Muslim sa Quiapo. 25 taon na ang nakakaraan. Ang pioneer daw sa pagluluto nito, si Nanay Rakima. Galing ako ng probinsya, ganun din ang gawin ko doon. Yun lang ang alam na tinano eh, anak buhay. Ang nalutong manok, mitikuloso ang hinihimay para manuot ang timpla. Iniluto ito ng 4 oras sa toyo at iba pang mga pampalasa. Itinuro ni Nanay Rakima ang recipe ng pastel sa mga kamag-anak niya rito. Kaya ngayon, tabi-tabi na silang nagbebenta. Natagal na namin nagtinda. Ngayon lang kami nag ganito. Dahil lang sa nag-vlog, nag-trending. Ngayon, apo na ni Nanay Rakima ang gumagawa ng pastil. From Cavite pa ako galing. Dinayo ko lang ito, makatikim lang ako ng pastil. Sige po, pa-order din po ako. Mga gano'n po karaming servings yung pinapakain nyo araw-araw? Dito lang?
Mukhang chili garlic pa lang panalo na. Ito po ay toyo. Para sa adobo mix, yung alat niya, yung kanya, sakto dun sa portion ng kanin. Kulaan ko lang magkano. Tingin ko mga 35 pesos. 10. 10 pilo. Yung kanin nila, kaya weirdo na 10 pesos lang kasi hindi naman yung pinakamababang klase yung kinakain natin ngayon. Nakikita mo, long grain yung rice. Para sa kumain ni Kip. Sulit po, sir. Meron tayo nakitang something interesting. I have never tried this before. So, bibili tayo nung dessert na ito. Matitikman din dito sa Quiapo ang ipinagmamalaking recipe ng mga Maranao, ang balulon. Pero ang tradisyonal na version nito, gumagamit ng muscovado sugar. So, para siyang crepe. Tapos, may nyog sa loob. Solid kasi simple lang siya, pero panalo. May malambot, medyong crunchy. Magkano ito, sir? Hindi. Makokompleto ba naman ang food trip ng walang pasalubong? Kaya sinadya ko rin ang paborito kong bakery sa Quiapo na gumagawa ng classic kopya. Number one ko, as always, ever since nabili na kami dito eh, baboy pa rin talaga. Noong panahon ko, early 2000, ganun pa rin siya kasarap hanggang ngayon. Sa 9 pesos kada piraso, hope you like it! Solid, dami ko na nakahain, ang dami ko nang natsibog. Busog na ako, pero less than 100 pesos pa lang yun, ha?